Noong nakaraang tagpo, Na ako, present ma'am. na? Oh, yes, sige, po. sige. De La Cruz Angel, wala pa rin. Dalawang beses na si De La Cruz Angel, hindi nakapasok. Entrada, andyan na. Huesca, anhanda yan, andyan na. Huesca, ma'am, present. Okay, sige. Lim, present. Magtulis. Mante. Present, ma'am. Mante. Maravilla. Okay, so yun ang attendance natin ngayong hapon. Okay, ano yung last na tinalakay natin? Teka, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Wala, may natawag. What's up, ma'am? Ma'am, manzanas, ma'am. Ano yon? Wala, may nangatawag, ma'am. Hindi, tinawag ko lang yung ano, yung wala pa na check sa list ko. Tiningnan ko kasi yung attendance ninyo doon. So yung mga tinawag ko, ibig sabihin sila yung hindi na present. Ibig sabihin kung hindi kayo natawag, ibig sabihin check ka na yun, check na kayo. Okay? So yung tatawagin ko, yung hindi pa check dito sa aking list. Halimbawa, Aranguso, wala pa rin. Sena, wala pa rin. De La Cruz Angel, wala. Ma'am, naa si Sena, ma'am. Ana, Sena, okay. De La Cruz Angel. Entrada. Magtulis. Maravilla. Sila yung tinawag ko dahil hindi sila check dito sa aking papel. Sa aking attendance sheet. Okay, ano yung last lesson na tinalakay natin? Tungkol po sa ano, ma'am? Intellectualization. At wika, ma'am. Okay, so ano yung naunawaan ninyo doon sa intellectualization at wika? Kayo ba yung nagsimula ng magsagot doon sa mga gawain na ibinigay ko? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. So, ano ito yung ginagawa ko? Karamihan sa aking mga klase, yun ang ginagawa ko. Inilalagay ko na lahat yung mga gawain, possible na magagawain ninyo for the whole term. So, each one of them, ay ano, bawat bahagi noon ay may mga due date. So, pero yung due date na yan ay nakaayon yan sa ating simula. Halimbawa, yung last na synchronous natin, ang due date natin, ano yun? Last Sunday, di ba? Yung last Sunday na due date. Tama ba yun? Last Sunday na due date. Okay, dito kasi sa Edmundo, makikita ko kung sino yung mga estudyante ko, makikita ko kung naka-turn in kayo o hindi, nakikita ko rin doon kung seen kayo or not seen. Ibig sabihin, nakita ninyo yung gawain pero hindi pa ninyo ginawa. Seen lang, seen. Then, meron din mga estudyante na talagang walang pakialam, not seen. So, every time na mag-check ako doon sa inyong na-turn in, pag nilagyan ko na yan ng marka, automatic yan, lilipat doon sa graded. So, yung mga nakapasa na, unti-unting mawawala doon sa turn in. So, ibig sabihin, madali talaga na matrace ko kung sino yung mga estudyante na nakagawa na at na-check ko na. Mayroong estudyante na nakagawa na pero hindi ko pa na-check kaya hindi kaya nakakatanggap ng grade. Alam ko naman na every time na magbigay ako ng marka sa inyong mga gawain, magre-reflect yan doon sa inyong cellphone, di ba? Karamihan cellphone, inilagay ninyo, i-modo nyo sa cellphone or kuminsan doon sa laptop ninyo. Okay, so yun ang ginagawa ko. That is why I always, every time I visit my Edmundo, makikita ko agad, the following students, ay wala, hindi pa nakapasa sa mga gawain. So updated ako. Ang isa sa mga good points doon, kasi
kinukulit ko yung mga estudyante na hindi pa nagawa, nakagawa sa mga naka-due date na ng mga gawain. Hindi naman ako naghahanap ng mga sagot ninyo na sasagutin ninyo lahat in one setting yung mga ginagawa natin na possible na gawin ninyo. Pero sa nakita ko, may mga estudyante talaga na pinag-aralan ang buong course pack, automatic sila gumagawa ng mga gawain. Nag-una ba? Nag-una. So, ano ba? Nag-una na. So, wala na. Relax na sila. Kasi nakagawa na sila ng mga gawain nila. But for those who were not able to do it, yun ang panahon na pag naka-due date na, pagkatapos nag-check na ako, oy, ito mga estudyante ito ay hindi pa nakapasa. Ang Edmodo kasi ay magbibigay rin sa akin ng ano ng summary. Doon ako pupunta sa progress, makikita ko kaagad kung sino sa mga estudyante ang hindi pa nakatanggap ng marka at ang iba ay naka-turn in pa. So doon ako bubukas kapag meron kayong na-turn in. Okay? So yun ang usual na nangyari. At isa sa mga good points na ginawa ko, dahil isa ako, kahit matanda na ko ha, I'll be retiring next year. Isa sa mga good points na ginagawa ko ay, una akong nakapasa ng grade sa registrar, and then even for the second term, I have done, tapos na ang grade ng 1-5 and 1-6, ng mga second year, ng mga fourth year, tapos na ang grade nila. Naghintay lang ako, matagal na akong nakatapos ng grade. One reason is because I always have my follow-up with my students kung sino yung hindi pa nakagawa ng gawain. Gaya ng sinabi ko, hindi ako mahilig magbigay ng quiz. Doon lang ang pinagbabatayan ko sa nilalaman ninyo sa inyong gawain. Kasi doon ko masusukat kung naunawaan ninyo o hindi ang trabaho ninyo or mga klase natin. Kasi mapipilitan kayong gumawa, di ba? Mapipilitan kayong bumasa. So, because of that, na kuminsan, i-screenshot ko yung hindi pa nakagawa kasi nakalagay doon sa Edmodo, not turn in. Not turn in, makikita ko kagad doon. So, kung ayaw ninyo makita na i-screenshot ko yung mga hindi pa nakapag-turn in, turn in na lang kayo kaagad para walang problema. Pero the good news is, the good point is, because I have my own way of tracking my students, dili gyud ko magdugay og himo grade. Okay, sila tanan nakapas naman. Okay? Hello. So, dili na ko magukod pag estudyante nga umana ang term, nagukod pa ko, di ko kahatag og grado kay wa pa kahimo ang isa ka estudyante. Dili na nako kuan problema gid sa ako because I always have my follow-up every time I visit Edmodo. Every time I visit Edmodo, bisag-asar man ko ani, pwede. Bisag-asar ko, mabisita man gid ko Edmodo, then I, yun ang part of my life na muling ko gudri mo at dudain ko Edmodo. So dali ra na ko ma-check ang inyong mga gawain. Masakpan po na ako inyong gawain nga nagkinupyahay ra mo. Ha? Reminders lang ha, 1-1. Nakikita ko kung copy-paste ang inyong mga gawain. Pati na sa exam. That is why ang mga third year. Teka, sandali. Samukan po ni sila eh. Ano yung last na sinabi ko? Na-disturbo ako sa naka-pop in nga, naka-pop up na, no? Messenger? Sinundugay, ma'am. About sa ano mo. Alam niyo anong mangyari? Exam yun. Midterm exam ata yun. Nag-check na ako. Pag-check ko, uy, pareho man eh. Murag naka-check naman ko, ani? Anak ko ba? Naka-check na ko, ani? Pag-check na ko. Gi, padayon na akong check. Ka-check na gig ko ani. I-check na ko. Lahi man gid ni nga ngalan. Gi-check na ko ang uban nga mga kay ma-follow up na ako sa Google Forms.
alak ka. Pagtanaw na ako, compare dahin ko, compare. Ah, 100% oy, copy-paste. 100% copy-paste. And ang naitabo, kay napulo sila nag-copy-paste. O, di pa kasabaan ako. Di pang minusan ako ilang grade. Nya. Tugan sa tinodkin sa original. Nagide, usa ka original. Ay nako, be, katong original ako ning minusan ug dako kay nganong nagpakopya. Okay, so yun ang nangyari. Naganap din yun sa mga fourth year. Ah, naganap din. Suko na sab ko. Anangani sila sa balay, nagpisopiring sila. Ay nako, di ko gusto nga binuangan ko ninyo kasi ako mahilig ako magbasa. At meron akong system kung paano na kayo, paano ko basahin yung mga ginagawa ninyo. Kahit na sa mga gawain ninyo, malalaman ko kung nagkopyahan kayo o hindi. Hello, then, paalala lang ha. Ayaw po na inyong gawain niya. Kung naamoy mga gipang plaster, mga gwapa-gwapa di ha, i-PDF na lang ang pagpasa ninyo. Huwag na sa Word kasi masisira, masira yung grade ninyo. Nakuha ninyo ha? Pagwapa hapon inyong trabaho. Yes, pero kanang pagwapa nga masakit ang inyong sinuwatan ha? Kasi may mga estudyante magpagwapa sa ilang trabaho. Niya, ang mga wordings din na nako mabasa. Saan? Nako pagrado. Di nako mabasa inyong trabaho. Okay, so paalaala lang yun sa inyo. Then do your work according to schedule. Kasi naka-schedule yung mga gawain. Kasi nakurat mo, no? Gikabuhi na mo tanaw sa mga gawain na arong daghana. Ha, Wanwan? Hapit. Hapit na gikabuhi. Dili ka, ma'am. Ang akong ginabuhat manggod, akong giplastar tanan, akong gitanawang course pack, giplastar na ko tanan, kaya aron dili pong ko ma-stress nga, uy, nakalimot ko gatag ang kuan, gawain sa mga bata. Mabiyan na itabo sa mga teachers, no? Karon nga week, nakalimot ang hatag. Sunod na week, nagdubli. So, magkapuliki ang mga estudyante. Sa ako, plaster na natanandaan. Naara sa estudyante, huwag iyang trabaho o dili iyang trabaho. Pero lahat ay naka-due date na. So, please, gawin ninyo ang gawain ninyo para maayos yung grade ninyo. Hello. Okay, then, every time na yes, mag-check ma'am. Ako, makikita ninyo yan. Ibig sabihin, iguwang naman yun kung nagmaestra, wala yun po ko nagtinapulan. Wala ko nagtinapulan. Busa, dili sab mo magtinapulan. Yun ang isa sa mga iwan ko na mga ano yun? Ano yung masasabi kong legacy? Na hanggang ngayon, sabi, tanungin ninyo ang registrar kung sino ang una or first five na makapasa ng grade doon sa registrar. Ako ngayon, nung sinabi sa intellectualization at wika. Ang wika pala, ma'am, ay isang instrumento ng pag-iisip. Yes. So, paano natin masasabi na naipasok na pag sinabi natong intellectualization, ibig sabihin, ano yung meaning sa intellectualization? Ha? Anong ibig sabihin ng intellectualization? Sa wika? Meron tayong wika na ginagamit. Halos lahat ng mga bansa gumagamit ng sariling wika. Kaso lang, ang Latin America at saka Timog America ay wala silang sariling wika kasi dependent sila sa wika na ipinagkaloob sa kanila ng Espanya. Na hanggang ngayon, ang kanilang pamansang wika ay Spanish. Halos lahat ng mga bansa doon, ang medium of na ginamit nila sa pagkikipagtalastasan ay Spanish. So, ibig sabihin, standardisado para sa kanila ang wikang Spanish. Pero sa atin, kasi meron tayong sariling wika at marami ang wika sa Pilipinas, kailangan meron tayong magiging standard kung ano ba yung dapat at di dapat na isingit doon sa ating wika. Then pagkatapos nyon, so layunin natin na ma-intellectualize. Ibig sabihin magamit na isa puso
ang mga wika nating na talakay or natutunan. So, mahalaga, no? Kasi sabi kanina ni Mr. Kabilin, Kabilin ba yun kanina? Na instrumento yes, pala po, ng mag-iisip ang wika. So, kung ano yung iniisip mo, lumalabas yun sa ano. Ganun din sa Bible. Kung ano raw yung nasa puso, lalabas sa ating bibig. The abundance of the heart, the mouth speak. Out of the abundance of your heart, the mouth speak it. So, kung ang tao ay galit, ang lumalabas sa kanyang bibig ay galit. Nakuha? Mga bad words. Minsan lumalabas sa ano. Kasi instrumento yan. Kung ano yung iniisip mo, yun ang minsan ginagawa. May mga tao naman na meron naman silang iniisip. Pero kontrolado nila ang pagpapalabas ng kung ano yung gusto nilang ipalabas. Okay. Pero meron akong kunting ano dyan, lessons learned. Na kung wala tayong masabing maganda para sa isang tao, huwag na lang tayong magsalita. Tama ba yun? Tama, ma'am. Tama, ma'am. Kung wala tayong magandang masasabi sa isang tao, huwag ka na lang magsalita. Kasi kung magsasalita ka, nagkasala ka pa. Kasi accounted tayo sa ating mga inilabas na mga salita. So, whatever is, ano, kung mga, kumbaga, may sukatan kung ano yung mga ginagawa natin. Did you get me? Okay, so magkaroon tayo ng malalim na pagsusuri at pag-unawa sa wika na ating ginamit. That is why, yun ang sunod nating leksyon na tatalakan ngayon, ang argumento tungkol sa ating pamansang wika. No? Later. So, ang nangyari, although na sabihin natin ang intellectualization sa ating wika, na intellectualize na tayo, ang problema sa Aralin 3 ay meron tayong banta, resulta ng globalisasyon. So ano ang nangyari? Ano kaya ang mangyayari dito? Bakit sinabing ang wikang Filipino at ang banta ng globalisasyon? Ano ang naunawaan ninyo doon sa pamagat pa lang? Ano ang naunawaan ninyo sa pamagat pa lang? Ang wikang Filipino at ang banta ng globalisasyon, ano yun? Hindi ko naunawaan. Kumbaga, sige, kayo, para maunawaan natin, ano rin yung naunawaan ninyo? Murag bugnaw naman niya akong likod. Tago ko, tago. Malamig na ang likod ko. Pasok na ako. Sige, sige. Sige, so nang magsasalita. Bakit may banta? Try, ma'am. Nang globalisasyon ang wika natin, yes? Ang wikang Pilipino, ma'am, ay ang pambansang wika ng bansang Pilipinas at ito ang wikang ginagamit upang magkaintindihan ang mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng kapuluan. Iniisip ng ilan na banta ito sa globalisasyon dahil maaaring hindi umunlad ang Pilipinas at makaalinsabay sa pagbabago ng ang daigdig kung mananatili ito sa pagtangkilik sa wikang Pilipino. Sa aking palagay ay hindi ito magiging banta sa globalisasyon dahil dahil na din sa mga halimbawa na ibinibigay sa atin ng mga karatig nating bansa sa rehiyon. Lang, ma'am. Okay. May kukontra ba sa sinabi ni... Sino yung apelyido mo lang? Mark? Apelyido mo? Kani, ma'am. Sige. Ma'am, additional po. Sige. Addition, subtraction,
Teka. Ano ang... Balits ako kay Pugno na. Sige po. Nalamigan na ako, nalamigan na. Sige, sige, sige. Sige, sige. So, ayon po sa aking pagkaintindi po, ma'am, ang wikang Pilipino ay isa sa mga wikang pambansa sa Pilipinas. Ito ay gumagamit ng pamantayan sa kilala bilang Tagalog, Bis, Orthography o Abaco. Ang ibig sabihin nito ay walang pagkakahuli kung ito ay Tagalog at walang pagkakahuli kung ito ay Bisaya. Ang mga bagong terminolohiya nagawa sa wikang Filipino ay Malayo Pinyin at Chinese English. At ang tanong niyo po, ang tanong niyo naman po ma'am, kung ano ang banta ng globalisasyon sa wika? So, ang banta ng globalisasyon sa wika ay ang pagiging wikang rekuratiko, ang pagiging wikang international, at ang pagiging wikang Amerikano at ang pagiging wika ng mga negosyante. So, yan lang po ang aking naintindihan po, ma'am. Anong epekto niyan sa ating wika? Kasi gumagamit sila ng iba't ibang wika, whether we like it or not. Dahil sa globalisasyon, mapapansin natin na malaki yung epekto nito kasi yung mga tao, pasok-labas na, di ba? Pasok-labas na sa ating bansa. Ngayon, kanya-kanya sila dala ng kanilang wika. So, may banta ngayon sa ating wikang Filipino. Anong mangyari? Kasi, syempre, kakausapin ka sa English, sasagot ka sa English. So, paano natin ngayon ma-proteksyonan ang pagkakaroon natin ng yung pananatili na ating wikang pambansa sa ating bansa? Kasi, pag sinabi nating banta, meron talagang threat, no? May threat talaga. Pag sinabing banta, Nakakatakot yun na konsepto. If you are treated na makuwangi ka, may banta na nangyayari, so ibig sabihin, you're not secure. So paano natin ngayon ma-proteksyonan ang ating pambansang wika sa ganong paraan? Okay. Siguro ma'am, ipapaliwanag natin ng maayos ma'am na ang wika natin ay napaka-importante dahil ito ay ang ating wikang sinilangan. Okay. Ano yung... Apelyido mo, Apollo? Bilarmino talaga? Ano yung apelyido mo? Wala lagi Bilarmino diri sa akong list. Ay. Let's enroll it, Eka. Kailan ka pumasok? Ah, pero late lang na hindi ka na ano. Meron ka na bang Bilarmino Apollo? Pamangkin ka ni Ma'am Sofia? Ah? Okay, sige. Sige. So, paano natin ma-proteksyonan ang ating wika? Kasi banta ang sinabi natin kanina na may banta sa globalisasyon. Pag sinabi natin globalisasyon, ibig sabihin malayang makipag-ugnayan ang bawat isa sa ating mga gawain, di ba? Dire, sulod sila dire, tangay-tangay. So, kung ikaw si wika, paano mo yon i-protect ang sarili mo? Sige, personalize natin. Kung ikaw si wika.
Sige. Ma'am, permission to speak po. Yes, sino yon? Kabilin. Sige, Kabilin. Bakit? Si Kabilin lang ba at saka si Bilarmino yung estudyante ko? Wala nang iba? Ma'am. Ah, sige, sige. Mr. Kabilin, sige, patuloy. So, kagaya nga po ang sinabi ko po kanina, ang tanging paraan lang po upang maproteksyonan ang wika ay magiging dapat maging handa po tayong magpaliwanag at hindi lang po sa pamamagitan ng salita, kundi na po pati na rin po sa pamamagitan ng gawa. Yun lang po at maraming salamat. Okay, so may iba pang dagdag, reaksyon tungkol doon? Mansanas, Mansanas? Gusto ko marinig si Ms. Mansanas. For me po, sa pamagitan ng paggamit nito sa araw-araw dahil ito lamang ang paraan upang tayo ay magkakaintindihan at ipagyabong ito upang maipasa pa ito sa susunod na henerasyon po. Okay, so ang palaging paggamit natin ng wika ay isa sa mga paraan. So, malaki ang papel ng bawat isa sa atin na pangalagaan natin ng ating wika. Unfortunately, dito tayo sa ano. Anyway, may mga katanungan ako doon sa inyong gawain. Hanapin ko na lang yung sagot ninyo doon, di ba? Hello, meron akong pinagawa sa inyo. Ewan ko kung nakasagot na kayo doon sa pangalawang gawain, pangatlo ata, pangalawa. Kasi pinagpisan ko yung 2 and 3. So dito tayo sa 4. Okay, sige. May problema tayo rito kasi may mga tao na masakit isipin. Sila pa naman ay mga dating dean ng Filipino Department. Sila pa naman yung mga tao may malaking papel sa lipunan. Sila pa naman yung mga tao may mga ginagawa na para daw mapaunlad ang wika. Pero sa ngayon, sila pa ang mga taong nagsisikap na maalis ang pagtuturo ng Pilipino sa kolehiyo. Yun ang pinakamasakit, no? Kaya nga, nagkaroon ng problema kasi meron na tayong dalawang grupo. Tanggal wika at tanggol wika. Kayo ba'y nakabasa na dyan na bahagi? Kasi yun ang paksa natin ngayon. Saan ba tanong ko lang. Saan magsimula yung ulat natin? Module 2, Aralin 1, ma'am. Sa... Module 2, Aralin 1. Asa-asa dapit? Ang nagsasariling komunidad ng pangkomunikasyon sa disiplina ng Aralin, okay. Philippine. So, dito, summarize ko na lang itong lesson 4 natin, no? Gaya ng sinabi ko kanina, merong mga tao na gustong alisin ang Filipino bilang pambansang wika at so, yun ang nangyari, no? May mga tao na gustong patanggal, mayroong mga tao na gustong ipanatili ang pambansang wika natin. So, sino ngayon ang makapagbigay ng buod? Gusto ko lang mag-reaction at buod tungkol doon sa tanggal wika at tanggol wika. Sige. Oh. Kayo ba yung nakaumabot sa pagbasa doon sa ano?
Oy. Ano yung ano? Ilang argumento meron dito? Ah, sige, ganito na lang. Para lahat makapagsalita, sino yung gustong maglahad kung anong nilalaman ng argumento 1? So, ano ang tungkol sa argumento 1? Then prepare prepare kayo hanggang sa argument 14 ata ito, 13. Diba nakagrupo kayo, diba? Mayor? Nakagrupo, Mayor, diba? Opo. Hello, Mayor, nakagrupo? Opo. Ilang grupo 'yon? 7 po ata. 7. Oh, sige. First 7 groups. 7 ya, kwan man ni kabuok pila ni ka argument. 14. Sige, tigdalawa kayo. 1 to 7, first na 1 to 7 din nga, no? Then 8 to 14, another balik. Sige, ganyan. Para lahat magsalita. Argument 1, anong masasabi ninyo doon? Group 1. Then argument 2, group 2. Sige. Ten. Ten ka group. Ten ka group. Sige, 1 to 10. Then balik tayo sa ano. Group 1, group 2, group 3, group 4 para sa 11 to 14. Sige, go. I'll give you mga group 1, I'll give you mga 3 to 4 minutes para makuha ninyo kung ano yan. Hindi naman masyado mahaba, oh. Group 2, next, no? Sige. 4 minutes lang. Pag-aralan ninyo. Sige. Sige. Mom. Yes. Argument ko 1. Nadidinig yung maboses ko. Mag-start tayo sa argument 1 para walang, ano, hindi tayo yes, mga... Ma'am. Sige, sige. Talog na ba lahat? Sinong nagsasalita? Susan, ma'am. Group 1. Oh, sige, Susan. Pagpaumanhin ngayon ko lang po binasa. Argument 1. Ang pamagat dito ay walang makabuluhang argumento ang mga anti-Filipino, ang kampong tanggal wika sa pagpapatanggal ng Filipino at panitikan. Gusto ko lamang ibahagi or ma-emphasize ang isang teksto dito sa argument 1 na feel ko ay yung buod or nagtotoo ng pansin talaga. Yung silang mga nasilaw sa ningning sa halip na hanapin ang liwanag sa konteksto ng sanaysay ni Emilio Jacinto na ang ningning at ang liwanag, ang kanilang mga buladas at patutsada ay pawang walang batayan at mas nakatuon lamang sa ilohikal at diskursong na pag-iwanan na ng panahon. Diskursong
So, nang di umano'y imposisyon ng Imperial Manila ang Filipino or gusto nila yung mga nasa side ng Tanggal wika ay para sa kanila nakikita nila na ang Filipino or ang Tagalog na wika natin ay yung pagmamay-ari ng taga Manila or pagmamay-ari ng Imperial Manila kung sino man ang nag-originate, ang pioneer nito. So para sa kanila, illogical, illogical siya kasi hindi naman siya nakabata or hindi siya nagmula sa lahat ng tao. So katulad na lang sa atin nga, mga Bisaya, Bisaya tayo. Hindi natin alam kung Bisaya ba talaga tayo decades ago or centuries ago. Para sa kanila kasi, namulat sila sa ideya na hindi yan yung parang di fit para sa kanila na ang pambansang wika na Tagalog ay gawin talang pambansang wika. Hindi ko alam kung bakit o anong mga rason nila, pero para sa kanila, illogical na gawing pambansang wika, kaya kailangan raw tanggalin. Yun lang. Sa, kung meron kayo dadagdag, malipay yun ko. Thank you. So, ikaw sa sarili mong konsepto? Sarili mong konsepto? Tangayan ka rin ba sa kailang ano, ginawa? Kung sa akin lang pagbabatayan or sa aking opinion, hindi. I mean, naiintindihan ko yung punto nila kasi hindi naman sila yung, hindi naman sila kasi si Emilio Jacinto, hindi naman kasi sila yung nag, hindi naman kasi sila si Jose Rizal na hindi sila namuhay sa panahon nila na may colonization na kailangan talaga ipagtanggol, wika, Tagalog, Filipino kami, ganon. Pero at the thought na kailangan na natin ipagtabuyan, kailangan natin kalimutan ang kinagisnan, kalimutan ang talagang atin, no, hindi po talaga ako sanayin doon. At the very least, hindi ako sanayin doon. Okay, sige. May kukontra? May kukontra sa inyo? Wala? Walang kukontra? Sige, dito tayo sa argumento pangalawa. Ma'am, pwede mo try, ma'am. Sige. Argumento to. So, argumento to, ang pamagat nito ay dapat may Filipino at panitikan sa kolehiyo dahil ang ibang asignatura na nasa junior at senior high school ay may katumbas pa rin sa kolehiyo. So, ang nilalaman ng argumentong ito ay ang mga tanggol wika ay ang problemang ito ay ipinadala nila sa korte at sumang-ayon sa kanila ang korte. Ngunit hindi ito binigyang pansin ng CHED at dahil ang rason nila ay ang asignaturang Filipino daw ay nailahad na noong junior at senior high. Ngunit ang counter argument nila, ma'am, or ang kanilang rason ay kung ang Filipino ay naturo na sa at kung tatanggalin nila ang wikang Filipino sa mataas na antas, dapat rin nilang tanggalin ang general education daw dahil sinasabing napagtuunan na rin ito ng pansin sa junior at senior high. So, yes. Para sa akin, ma'am, sa aking palagay, napaka gustong patayin talaga ng CHED ang asignaturang Filipino dahil gusto nila itong alisin sa sa mataas na antas ng edukasyon. Gusto nilang itong tanggalin at palawigin ng ibang asignatura gaya ng English at marami pang iba. At para sa akin, ito ay pagtatanggal ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Dahil ano tayo bilang isang Pilipino kung ating kinakalimutan ng ating pamansang wika. Okay. Yes, very good. Very well said, Axel. Yun ang
talaga yung gusto nila. Na-impluensyaan kasi sila sa mga nagsumikap na matanggal. Kasi sabi nila na naibigay na raw niyan sa junior at senior high. Kaya huwag na raw iulit pa. Pero ang point doon, bakit Filipino lang? Ang English buhat din sa kinder hanggang college. Itinuturo, balik-balik na ba yung Japon ng English? Diba? Pag-uulit lang naman kung ano yung leksyon na nasa high school. Pero nagsikap talaga sila. Kaya nga, during that time, nagka-problema yung mga guro sa, lalo-lalo na sa private schools na yun lang ang kanilang ikinabubuhay. Kaya gumawa sila ng paraan na mailipat yung mga teachers doon sa senior high. Yun ang problema. Kasi marami ang nawala ng trabaho dahil sa panukalang yun ng CHED at sa parang sa ano na rin, payo na rin ng mga nag-aayaw na ituro ang wikang Filipino sa kuleyo. Imagine, pagkakilan lang natin yon pagkatapos aalisin, mas binibigyan pa ng diin yung sa English kaysa na ibang wika. So masakit isipin, nasasaktan yung mga talagang magtatanggol sa ating wika. Next group. Argumento 3. Argumento 3. Hello, ma'am. Try, come on. Please, amwa, argumento 3. Ang Pilipino ay disiplina, asignatura, bukod na larangan ng paaaral at hindi simpleng wikang panturo lamang. Sa argumentong ito ay tinutukoy na hindi daw dapat ito tinuturo sa ano sa paaralan kasi ito daw ay disiplina, yung mga bagay lang na ano daw yung mga ginagawa ng mga Pilipino, hindi daw to dapat na kasi ito po ay ano na is kibale ang inborn na sa atin, kibale ano tayo ay Pilipino na mismo sa ating sarili. So ang gusto nila is ang mga asignatura is, at ito Pilipino ay asignatura na natin at ang ating pag-aaralan na lang ay ang mga disiplina lang at mga ginagawa ng Pilipino, hindi daw yung mga wika, yung mga ating wika ang pag-aaralin. Okay. So, ang gusto nila, simpleng pa, wikang panturo lang or medium of instruction lang. Pero paano ka magiging medium of instruction kung wala namang subject sa Filipino ang ituturo? Kasi yung ibang mga subjects naman ay nakaangkla doon sa wikang English. Kaya mahirap, no? Mahirap hindi maunawaan kung ano yung gusto nilang mangyari. Yun okay, naman. Argument 4. Argument 4? Manzanas po, ma'am. Okay, sige. So, dito po sa argumento 4 na may pamagat para maging epektibong wikang panturo ang Filipino, kailangang ituro at linangin din ito bilang asignatura. So, ipinahayag dito na ang pagkakaroon ng Filipino sa kolehiyo ay pagtupad sa Artikulo 14, Section 6 ng Konstitusyong 1987 na nagsasabi na ang Filipino daw ang dapat maging medium opisyal na komunikasyon at ng sistemang pang-edukasyon. Base sa pamagat na ating nabasa ay upang maging epektibong wikang panturo ang Filipino, dapat natin itong ituro sa bawat mag-aaral. Dahil ito ay nakakatulong sa ating pambansang wika na hindi ito makakalimutan ng bawat Pilipino. At may nabasa din ako na may iba na gustong burahin ang Filipino sa kolehiyo. Ngunit ito ay may sinabi na ang pagpaslang sa wikang sarili ay pagbura rin sa pagkatao mismo ng mga mamamayan.
So bilang isang Pilipino, dapat nating hindi kalimutan at burahin ang Filipino dahil noon pa lamang ito ang wika na nakakatulong sa atin at ito rin ang tulay upang tayo ay magkakaintindihan at huwag nating talikuran kung ano ang sa atin. Yan lang po, ma'am. Okay, so kailangan daw nating bigyan ng pansin. Kailangan dapat malinang ito bilang asignatura, hindi lang sa argument 3 na gawin lang na simpleng wikang panturo lang. Wikang panturo lang or medium of instruction. Ang gusto rito sa mga nagtanggol sa wika ay ituro at linangin ito bilang asignatura. Kasi ituturo naman natin doon ng literatura at saka ang wika. So paano natin malinang, alam naman ninyo, elementary high school, pabiya kayo may buot, gara-gara mo. Pagdating sa kolehiyo, iba na yung perception ninyo, di ba? Kakaiba na yung pagtanggap ninyo ng mga leksyon na kayo ay nasa kolehiyo na. Sa high school kasi, high school teacher ako one time, makita niyo ako sa mga estudyante nga murarang yung wala ragyan ang ilang leksyon. So, dito na sana mag-mature ang mga estudyante sa koleyo. Isa puso na nila kung ano yung literatura, ano yung lahat. Pero, yun na nga, pinapatanggal pa nila. Okay, sige, argument, ano na, 5? Argument 5, please. Argument 5. Permission to talk po. Sige, malingin. Ang nilalaman ng argument 5, bahagi ng college readiness standards ang Pilipino at panitikan. Ang nakalagay sa dito sa argumento na ang pagpapatuloy ng paglinang sa kasanayan, competency sa Pilipino at panitikang literatura sa antas ter Sharia ay lohika lamang. Gaya ng sitwasyon na iba pang asignatura na sa college readiness standards at bahagi rin ng bagong GEC sa kolehiyo. Lalo na kung isa sa alang-alang ang bigat ng mga competency sa CRS na halos imposibleng ganap sa imposibleng ganap na malinang sa high school lamang. Ang asignaturang Filipino ay mula sa elementarya hanggang high school ay itinuturo na at parang yung inaano ng CHED is maari nang tanggalin ang asignaturang Filipino sa koleyo kasi yung ina-expect nila is nalinang na po yung parang may sapat na nakaalaman ang mga estudyante tungkol sa panitikang Pilipino, which is not. Kasi alam naman nating napakalawak, ay maraming salik ang panitikang Pilipino at yun lang po. So hindi naman talaga nasasaklaw doon sa high school ang pagturo. Pag sinabi natin tungkol sa panitikan, di naman talaga saklaw lahat ang mga nauukol sa panitikan. Kasi ang daming panitikan kaya, pagkatapos ang paglinang sa wika. Sa high school nga, napansin ko, sa high school nga, puro panitikan ang tinuturo. Hindi masyadong nalinang ang sa wika. Pagdating doon sa entrance exam, ang dami kayang item doon sa wika na hindi nalinang masyado sa high school. Take note. Nung una, nung hindi pa tinanggal ang Filipino sa kolehiyo, Filipino 1, Filipino 1, 2, 3 yun noon. Filipino 1, grammar. Filipino 2, grammar kasali na doon ang konsepto ng research. Then Filipino 2, yung masining na pagsulat na, retorika na. So yung lahat ng natutunan mo sa 1 ay isusulat mo na, gagamitin mo na sa pagsulat.
Meron ng tuturuan na kayo kung paano sumulat ng isang korespondensya at iba't iba pang mga gawain. Pagdating doon sa 4, sa 3, yun na nga, ano na, parang speaking ability na. Yun bang may kakayahan ka na magamit mo na yung wikang natutunan mo sa 1 and 2. Alam nyo, nawala yan ngayon. Nawala. Kaya nga yung mga estudyante, sa pagbuo ng mga pangungusap, konsepto kung paano mapaganda ang panimula sa ating sulatin, paano ang nilalaman, ano, paano natin gawing wakas, ating sinulat, hindi na masyadong nalinang yun kasi inalis na. At ito ngayon ang Filipinolohiya, yun ang suggested na course ngayon ng CHED. So, wala na. Kaya makikita ninyo, 2JED-PhilO1, pero ang nakalagay Filipinolohiya, wala nang wika, wala na lahat. Anong pinagawa nila? Lahat ng ating tinalakay dito ay produkto na ng research. Napansin ninyo? May mga nag-aari na doon, product ng research. So, sige na lang. Kasi lumawak din naman ating kailaman kasi yung ating Filipinolohiya ay sumasaklaw sa iba't ibang larangan or disiplina ang pagtatalakay natin. Okay. So ngayon lang ito tungkol sa wika, yung first mga 1/4 ng term. Sige, argument number 6. Argument number 6. Andiyan pa ba ang number 6? Sige na. Sige na. Sino yung nasa group 6? Hoy, nasaan na kayo? Wala? Walang number 6? May hapon, ma. Ay, sige. Good afternoon, ma'am. Sige. Am I audible, ma'am? Ang argument 6 ay tungkol sa ibang bansa, may espasyo rin sa kurikulum ang sariling wika bilang asignatura bukod sa pagiging wikang panturo. Sa ibang bansa, may espasyo. Sa argumentong ito ay ibinabahagi na kung ang isang bansa ay hindi lang ginagamit ang sariling wika upang magturo, kundi ginagamit din ito bilang isang asignatura. Kagaya po ng Filipinolohiya sa atin. Tsaka lohikal ang pagkakaroon ng asignaturang wika sarili sa antas tertiarya dahil ito rin ang akademikong wika na kailangan na sa matalas na pag-unawa sa mga aralin at sa pagsasagawa ng pananalistik na makabuluhan sa mga mamamayan ng komunidad ng estudyante. Yan na po. Okay, so sa ibang paaralan, sa ibang bansa raw, ang sariling wika nila ay talagang isang bahagi ng kanilang asignatura. Maliban na ito ay wikang panturo. So, ibig sabihin, as a subject, ang pamansang wika nila is as a subject and as medium of instruction. So, ang gusto ng tanggal wika, medium of instruction na lang, pero alisin na ang subject. Yun ang pinakamasakit. Argument number 7. Try ma.
Christian, ano yan? Christian Bayo-Bayo. Okay. Kasi yung minsan, pangalan na ninyo nakalagay, nahihirapan ako maghanap. Kaya, ibigay ninyo yung apelyido ninyo para madali kong matukoy. Sige. Argumento, ikapito. Binigyan ng DepEd at CHED ng spasyo ang mga wikang dayuhan sa kurikulum. Kaya lalong dapat na may espasyo para sa wikang pambansa. Kung nabigyan ng espasyo sa kurikulum ang mga wikang dayuhan, anot papaslangin at ayaw bigyan ng espasyo ang sariling wika at panitikan natin. So tama nga naman, kung kaya nating bigyan ng espasyo ang mga dayuhan o ang mga wikang dayuhan, bakit tatanggalan natin ng sariling espasyo ang sariling wika at panitikan natin? Pakakatandaan natin na ang kahalagahan ng wika na meron tayo, ito ay higit lamang sa salita na ginagamit natin sa araw-araw. Nagsisilbi rin ang wika na nagbibigay storya sa kasaysayan at ito rin ay nagpapahiwatig sa kung gaano kaganda at makabuluhan ang kultura ng bansang Pilipinas. Higit pa rito, kung tatanggalin natin ang wikang Filipino o panitikan ng Filipino, parang tinatanggalan na rin natin ng kahalagahan ang pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Okay, sige. So, makikita natin na talagang dapat lagyan natin ng espasyo ang ating wikang pambansa. Dapat mahalin natin. Sino pa naman magmahal ng ating sariling wika, di ba, kung hindi tayo lang? So dapat tayo mismo ay magmahal sa sariling wika. Pero unfortunately, tanaw salida, di man ganang kikornihan man ng Filipino, Tagalog. So yung iba, gustong mga foreign movies ang kanilang tinitingnan. Wala namang masama kung manood tayo ng mga foreign movies, pero huwag naman nating ipagwalang bahala ang sarili nating mga movie at iba pang mga anong gamit ang ating wika. Okay, argument number 8. Excuse me, ma'am. Yes? Pwede po bang maki-add on po, masasabihin pa po kami? Kasi kami yung group 7 po. Ah, sige, sige. Ipo. Para sa amin, ang argumentong ito ay totoong maraming suliraning kaugnay ang paglinang ng wikang Pilipino bilang isang wikang akademiko. Isa na rito ang mababang pagtingin sa kakayahan ng wikang Pilipino at sa kawalan na kakulangan ng political will sa pagpapaunlad nito. Nakapaglulumong isiping mas pinapriyidad nila ang pamuno sa atin ng dayuhang kurikulum kaysa pagpapaunlad ng sariling wika natin. Hindi patas na desisyon ang pagtanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo kung ang kapalit nito ay ang pag-aral ng wikang dayuhan. Wala na bang natitirang pag-alala sa mga paghihirap ng ating bayani para lamang magkaroon tayo ng sariling wika? Naway mamulat ang bawat isipan natin at ipagpatuloy na ipaglaban ang ating wikang Filipino. Okay, sige, meron pa bang dagdag? Wala na? Sige, doon na tayo sa sunod. Argument number 8. Okay, good afternoon, ma'am. Yes. Para sa apelyido, B, kasi mga pangalan ang nakalagay. Okay, Ms. Balado po. Ah, sige. Para sa ikawalong argumento na pinamagatang mong pinag-aaralan din sa ibang bansa ang Filipino at may potensyal itong maging isang namumunang wikang global, kaya lalong dapat itong pag-aralan sa Pilipinas. Ang nilalaman ng argumento nito ay patungkol sa mga bansang isinulong ang pagtuturo sa ating wika, ang wikang Filipino. Base sa argumento, may 46 na universidad sa ibang bansa na itinuturo ang Filipino. Ito din ay panimulang pagsasalaysay ng ilang inside story kaugnay ng pagtatatag ng tanggol wika o ang alyansang nanguna sa pakikibaka laban sa pagpaslang ng Commission on Higher Education or CHED sa Filipino.
panitikan at Philippine government and constitution subjects sa kolehiyo at kapatid na organisasyon ng Alyansa ng mga tagapagtanggol ng kasaysayan, Tanggol Kasaysayan, grupo nagtataguyod ng pagkakaroon ng required at tukod na asignaturang Philippine History o Kasaysayan ng Pilipinas sa high school at paglalatag ng mga susing argumento at mga dokumento kaugnay nito. Dahil kung iisipin, ang Pilipino ay nakatira din sa iba't ibang dako ng mundo na kung saan patuloy pa rin ang paggamit sa aming wika bilang pakikipagtalastasan sa kapwa Pilipino. Ibinihagi din sa argumento na dito ang mga pumupunta ang mga dayuhang piniling mag-aral sa Pilipinas upang matuto. Para sa akin, tila nakakahiya naman sa ating mga bayani na tayo mismo magtatanggal sa sariling atin bilang isang Pilipino. Dahil lamang sa ilohikal na rason na tayo ay napag-iwanan habang ang ibang bansa ay patuloy na tinatangkilik ang wikang mayroon tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. May pangubang bansa, no? Maganda pa yung ibang bansa dahil nagsikap sila na matuto sa wikang Filipino. One time, may teacher tayo, may professor tayo sa PNU Maine na pumunta sa China para magturo ng Filipino. Itinuro niya doon ang Filipino 1 and 2 doon sa China. Then, nagigiliwan yung mga Chinese sa ginawa ng guro natin. Pero nawala naman yon. Pero nagustuhan nila na ituro ang wikang Filipino sa kanila. Okay. So, dahil sa halos lahat ng mga bahagi ng mundo ay may mga Filipino at sila ay gumagamit ng sariling wika doon, so meron daw potensyal na ang wikang Filipino natin ay magiging wikang global. At marami din sa mga tao na nag-aral din ng ating wika at nagsikap na magkapagsalita sa ating wika. Argument number 9. Argument number 9. Sino yung 9? Group 9? Group 9? Hello? Wala? Maubusan tayo ng oras niyan. Sige, sino pa? Hello, group number 9. Wala na? Wala na magsalita? Wala na? Okay, so argument number 9, malapit ang Filipino sa Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia at Brunei Malay. Mga wikang ginamit sa Malaysia, Singapore,
Indonesia, Brunei at mga bansang kasapi ng ASEAN. Kaya't mahalagang wika ito sa konteksto mismo ng ASEAN integration. Okay. Kuminsan may mga film na may mga ano yung tawag doon na may mga nakasulat dito sa baba. Ano yung tawag doon sa nakasulat sa baba na mga wika? Abang sinasalita niya na subtitle. Okay. May mga subtitle na nakasulat doon sa kanilang wika. Sa tingin ko, ang daming mga salita na may kaugnayan sa Filipino. So, ibig sabihin, hindi tayo malayo kasi kung balikan natin ang kasaysayan, balik na naman tayo sa kasaysayan, we were once united with them. Lalong-lalo na dito sa may bahaging Indonesia, Brunei, Singapore, na kung saan Malaysia, na kung saan malapit lang tayo sa isa't isa. So, yung kaharian ng Majapahit na pumasok dito, tangay nila yung sariling wika nila. Yung pakipag-ugnayan natin noon kasi yung Sambuanga ay nagiging sentro ng kalakalan noon sa mga bansang ito. So, nagkaroon talaga ng asosyasyon ng mga tao doon. Ibig sabihin, pakipagpalitan ng mga bagay-bagay doon, pati na yung mga wika na ginamit. So, hindi tayo malayo. And sa ngayon, ang mga third year natin ay meron silang elective na foreign language. At ang pinilit na ipinaturo sa kanila ay bahasa Indonesia ba to, San? Bahasa Indonesia. Indonesia yung ano. May teacher talaga tayo na galing sa ano. Galing sa Indonesia, nagtuturo siya online. Okay, so meron na tayong mga parang second year na ata na ang teacher na yon ang siyang nagtuturo ng elective natin, bahasa Indonesia. Okay, so pero kung talagang pagsikapan ng mga Filipino na maipalaganap ang ating pamansang wika, why not? Sabi nila, why not coconut? Na magiging global or Asian language ang Filipino. So we just hope and pray. Kung susuriin ninyo ang YouTube ng mga palabas sa mga Marcoses, ang kanidi ay mga bansaha dahil ni, kaya naman dahil sila yung mga gold, naman dahil mga gold deposit ang Philippines dito sa ilang dapit. And they cannot stand without the gold. Babagsak ang kanilang ekonomiya kung wala ang gold na hiniram nila sa Pilipinas during Marcos time. Yun ang dahilan kung bakit umangat sila ngayon dahil nananatili ang security ng kanilang pera. Whereas kita, ngatangiya sa gold, wata na kinabang. Isa tayo sa pinakamahirap na bansa dito sa Asia dahil nagkaroon tayo ng mga leaders na sarili lang nila ang binigyan ng pansin. So we just hope and pray by this time na bumalik yung Marcos, sana maibalik. Grabe yung kasaganaan sa panahon ng mga Marcos. Hindi naghihirap yung mga tao dahil ano, economically we are stable at pinaka tayo noon. So sana maging sa wika natin, sana'y maitaas natin ang ating bandila. Hello? So, yung ibang mga namuno sa atin, walang malasakit sa ating wika. Kano sa ragod ni naitabo? Kano sa naitabo nga ilanggi disregard ang atong wikang Filipino? Sa panahon man isa o mga kuan, nang si Arroyo, ayaw niya ng Filipino. Yung ibang mga mambabatas, ayaw ng Filipino. Sa panahon pa nila yan. Panahon pa nila ni Cory, Pinoy, ganyan. Ayaw nila yung wikang Filipino. So we just hope and pray na ipagmalaki natin ang ating wika. At may potential ito na magiging wikang global.
Okay, next. Argument number 10. Ako'y na ni-answer sa 9, ha? Wala mo'y points. Nag-point system ba ako? I'm giving point system to those who are talking. Hello, if you are not talking, you have no points. Okay, 10. Magandang hapon argument po, ma'am. 10. Okay, go. Sige, go, go. Yes, so, inihabilin ng ating pambansang bayani na dapat nating kilalanin, gamitin, pagyamanin at mahalin ang sariling wika, ang wikang Filipino. Sa ikasampung argumento, ipinapakita na hindi dapat tanggalin ang Filipino sa kolehiyo sapagkat ayon sa National Achievement Test noong school year 2014-2015, makikitang mababa ang mean percentage score sa Filipino ng grade 10 at grade 6. Higit na mas mababang MPS o mean percentage score sa 75% na target na MPS ng DepEd. Kaya kapag walang Filipino subject sa kolehiyo, maliit ang posibilidad na makaabot man lamang sa minimum na target na mastery ng mga kasanayang pangwika ang mga estudyante sa bansa. Maabot man ng mayorya ng mga estudyante ang target na MPS, marami at malawak pa rin ang kaalamang maaari nilang matutuhan sa Filipino sa antas tertiarya. Kaya ipinapakita sa argumentong ito na hindi dapat tanggalin ang Filipino sa kolehiyo. At sa puntong ito, may idadagdag pa po ang aking kagrupo na si Binibining Tia Jessica Agamata. Sa aking pagkaintindi sa argumento 10, inilahad dito ang mga maliit na marka na nakuha sa asignaturang Pilipino ng mga estudyante. Ngunit, para sa akin, hindi ito magiging hadlang o magiging rason na dapat iwala ang asignaturang Pilipino. Subalit, dapat natin tulungan ang bawat isa at ang ating sarili na maipalawak pa ang ating kaalaman tungkol sa asignaturang Pilipino. Bilang isang mamayang Pilipino, isa tayo sa tagapagtanggol sa wikang meron tayo. Sa pamamagitan nito, maaari tayong matuto, maipalawak pa ang ating kaalaman sa bawat iba't ibang aspeto. Yan lamang po, ma'am. Okay. So, dapat itaas ang achievement test ng Filipino. Paano mataas? Problema ngayon, kahit nasa elementarya, ayaw nila ng Filipino. Lalong-lalo na sa mother tongue. Maraming bumabagsak doon sa mother tongue dahil hindi nila alam kung ano yun. So, dapat ipairal natin at ituro ng maigi ang wikang Filipino dahil mababa raw ito sa resulta ng achievement test. O bababa nga, wala namang follow-up dahil ayaw nilang ipa-follow-up sa kuleyo, wala tayong magawa. Sumusunod lang naman tayo kung ano yung mandate para sa atin. 11! Balik tayo sa group 1, 11. Magandang hapon po, ma'am. Okay. So, sa argumento 11, tinatalakay ang tungkol sa wikang Filipino bilang wikang ginagamit sa lahat ng mga aspekto na ginagawa sa lipunan. Ang pagkakaroon ng asignaturang Filipino ay nakapag-aambag sa pagiging mabisa ng community engagement ng mga universidad. Sapagkat, ang wikang Filipino ang wika ng mga ordinaryong mamamayan sa mga komunidad na ating pinaglilingkuran. Kaya't sa pamamagitan nito, lamang mapalalakas ang ugnayan ng akademya at ng mga ordinaryong mamamayan. Kung tatanggalin ang asignaturang Filipino, maaaring maputol ang ugnayan ng mga ordinaryong mamamayan at ng akademya. Kaya mahalaga na ipagpatuloy ang asignaturang ito para mas maging matatag ang ugnayan ng bawat Pilipino sa isa't isa at sa mga aspektong kanilang ginagalawan. Okay. So sa lahat ng kilos o galaw natin, dapat no, nakasulat or ginamit ang wikang Filipino. Mabuti na lang dahil ang television natin ay naka-Filipino na. Mabuti na lang dahil ang inyong card
halos lahat ng mga card natin, mga report of ratings, nakasulat na sa Filipino. Pati diploma natin, nakasulat na sa Filipino. Pati yung mga ano, bahay, pamalaan, o pamalang lungsod ng Prosperidad, mga ganyan. So, nakasulat na sa Filipino. Okay, argument number 12. Argument number 12. Group 2. Hello, group 2. Balik na tayo sa inyo. Sige na, kasi magsimula tayo sa sunod na ulat. So, ano na lang, tatlo na lang. Kuya Juan mo kay taas. Kuya Juan sila kay taas din. So, anong ibig sabihin ng multilingualismo? Ano yung multilingualismo? Hello, ano yung multilingualismo? Ibig sabihin... ang pagsasalita. Maraming? Wika, ma'am. Wikang na lang. Maraming wika. Okay, maraming ginamit na wika. Yun daw dapat, or tinatawag natin multilingual, ibig sabihin, kailangan tayo marunong mag-adapt sa mga wika na nasa paligid natin dahil kuminsan, mahirapan tayo, mahirapan naman tayo magpahayag nating saloobin kung hindi natin alam yung wika na ginamit nila. Okay, so... pero sinabi rito, ang wikang sarili ang pinakamabisang tulay sa pag-aaral ng sariling wika. Hello. So dapat maunawaan natin mismo ang ating sarili. So... although meron tayong malawak na kaalaman tungkol sa foreign language tulad ng English, pero hindi dapat nating ipag sa walang bisa or yung sinabi ito, ang pagpaslang sa sariling wika sa curriculum ay ang pagbabawas ng oportunidad ng mga mamamayang Filipino na magiging epektibong multilingual hindi lamang sa wikang dayuhan, kundi maging sa mga wikang sarili gaya ng nilinaw sa posisyong papel ng kagawaran ng wikang Filipino sa Adamson University. Okay, so gamitin natin. Why not na matuto tayo sa iba't ibang wika, pero kailangan, una sa lahat, ikaw mismo ang tatangkili ng sarili mong wika. Okay, argument number 13. Ayaw na ninyo ng puntos? Ako na nagpuntos sa sarili ko. Ako, ma'am, ako po. Oh, sige. Sa 13 argumento, ito ay pinamagatang hindi pinaunlad, hindi napaunlad, at hindi mapapaunlad ng pagsandig sa wikang dayuhan ang ekonomiya ng bansa. Yes. Sa argumentong ito, naglalaman na hindi pinaunlad ng wikang dayuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng foreign investment. Sa halip ay mas naging maunlad ang ibang bansa tulad ng Thailand, Malaysia at Indonesia kaysa sa naakit ng Pilipinas. Kung kaya't para sa akin, mas mahalaga pa rin pagtuunan ng pansin ang paggamit ng wikang Tagalog dahil baka mas maunpaunlad pa natin ang bansang Pilipinas sa pamamaraan ng paggamit ng wika dito sa ating bansa dahil may posibilidad naman na maging maunlad ang ating bansa dito sa paraan na dito lang gumugulo ang investment dito sa ating bansa kaysa patayin ang sariling wika para lamang pagtuunan ang pansin
ng pag-aaral sa wikang dayuhan na wala namang tayong makukuhang advantage mula sa kanila dahil hindi nila mapapaunlad ang ating ekonomiya. Yun lang po. Okay. Addition, ma'am. Addition, sige. Hila. Sige, hila. Unawaan sa argumentong 13, hindi napapaunlad ng mga dayuhang wika ang ating walang internet mo. Nawala. Sige. Hindi napapaunlad ng dayuhang wika ang ating kalakalan dito sa Pilipinas. Bagkus ito ang nagiging dahilan gaya nga sa kasabihan natin sa tangkilikin natin ang sariling atin dahil dito tayo napapaunlad. Yun lamang po. Okay. Sige. Kayo mismo ang susi sa kaunlaran ng ating sariling wika. So ang problema dahil kung hindi natin talagang 100% mahalin ang ating wika, wala tayong magagawa. Okay, pero bilang mga Filipino, kailangan lang talaga mandate na kailangan mahalin natin ating sariling wika. Next, last argument, 14. Argumento 14, na may pamagat na may sapat na material at nilalaman na maituturo sa Filipino at panitikan sa kolehiyo. Ayon sa argumentong ito, para sa mga taga-CHED at iba pang bahagi ng Tanggal Wika, hanggang high school lamang dapat ang Filipino at panitikan dahil maituturo na raw sa junior high at senior high ang itinuturo sa Filipino at panitikan sa lumang kurikulum. Para sa akin ay hindi ako sang-ayon sa ganitong argumento sa kadahilanan na dapat na mas linangin ang pag-aaral sa wikang Filipino sa ganitong antas dahil mas malawak na ang ating pag-unawa at lalong malinang ang pagsulat at pagbasa ng wikang Filipino. Sa Filipino din ay mas napapalawak at nagpapalalim ng kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng may mamamayang Filipino sa kani-kanilang mga komunidad, particular at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. At lastly po ay, hinggil naman sa panitikang Filipino, hindi tayo mauubusan ng tula, sanaysay, kwento at nobelang maaaring talakayin at bigyang focus, lalo pat sa panitikang pambansa, kaya tama lamang na hindi tanggalin ang pag-aaral ng Filipino sa kolehiyo. Okay, so yun ang mga argumento. May mga gusto na ipanatilihin ang ating wika, meron din namang ayaw. Wala tayong magagawa roon kasi trabaho nila yun. Hindi naman natin mapipigilan kung ano yung nasa isipan nila, pero tayo na magiging guro, dapat magsikap tayo na maipamahagi natin ang ating pamansang wika sa ating mga magiging mag-aaral. So, ibalik natin ang ating pagmamahal sa ating bayan. Sino pa naman ang magmahal kung di tayo lang, di ba? Hello! Mahalin natin ang ating sariling wika, ang ating bayan, ating pamilya, dahil sila ang bumubuo sa pagkatao natin. Okay? Meron pa bang mga katanungan? Anong gusto ninyong mangyari? Hello?
Ayos na ba kayo? Opo, ma'am. Okay. So, meron pa tayong 20 minutes. Pwede siguro tayo magsimula sa unang grupo? Okay, ma'am. Okay, so sige, magsimula ng ulat. Excuse me. Oh, nasaan na? Parang hindi na ata kaya. Sa oras natin, kaya pa? Ay. Am I audible po? Ay. Wala pong share screen. Top. So, magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating professor. Ay. Sige, Susan. Sige na, okay na. Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating professor sa asignaturang ito, Ginang C. Quezon. Kami ang unang grupo na mag-uulat tungkol sa Module 2, Aralin 1, sariling atin ang nagsasariling komunidad na pangkomunikasyon sa disiplinang Aralin Pilipino. Ako si Almera Salise na mag-uulat sa introduction, susundan ni na Ruby Jean Santillan at Gracelyn Villar na mag-uulat sa Zeus Salazar, pagkikipagtalastasan sa pantayong pananaw, sunod ay si Glyza Susson at iulat niya ang tungkol sa paghahambing sa bahasa Indonesia at wikang Filipino bilang mga wikang akademiko at intelektual. At ang huling dalawang topiko, mga hamon sa individual na eskolar sa larangan ng Araling Filipino at konklusyon, isang sentro ng Araling Filipino ay iuulat ko.
Aasahan ko ang inyong buong presensya at pakikinig simula una hanggang sa dulo ng aming ulat. Next slide na. So, sariling atin ang nagsasariling komunidad na pangkomunikasyon sa disiplinang Araling Pilipino ni Ramon Guillermo. Una sa lahat, ano ang ibig sabihin ng komunidad? So, ang komunidad ay tinatawag din na pamayanan na tumutukoy sa isang lugar na kung saan naninirahan ang isang grupo o pangkat ng mga tao o mamamayan. Mahalaga ang komunidad dahil ito ay isang samahan ng mga tao na mayroong parehong interes. So, sa madaling salita, ang komunidad ay pangkat ng mga taong may isang mithiin o parehong interes. Sa araling ito, tatalakayin ang patungkol sa pagkakaroon ng komunidad bilang komunidad na pangkomunikasyon at titignan kung ano ang maaaring implikasyon ng ganitong konsepto para sa mga usapin ng institusyonalisasyon, talastasan, pananaliksik, publikasyon, sirkulasyon, wika, pagsasalin, filosofiya at mga lapit sa araling Pilipino. At kung papaano ang pagpapalakas ng iba't ibang anyo ng panloob na pagbibigkis ng mga individual at pangkat ng mga mananaliksik sa araling Pilipino na katutulong upang sumibol ang tinatawag na nagsasarili o otonomong araling Pilipino. So sa aralin na ito is malalaman natin kung paano tayo magkakaisa sa tulong ng tinatawag natin na sariling atin. So next slide. Next slide. So introduction. Nailimbag ang salin ng Biblia ni Martin Luther sa wikang Aleman or wikang German noong taong 1522. Isa itong kasaysayang panandang bato sa pagsisikap ng mga Aleman na paunlarin at isulong ang kanilang wika sa pamamagitan ng pagsasalin at orihinal na paglikha sa lahat ng larangan ng kaalaman. Gayunpaman, nagsumikap si George Wilhelm Friedrich Hegel noong bungad ng 19th taon na turuan sa abot kaya ang pilosopiya na magsalita ng wikang Aleman. Ano ang kinalaman nito sa paksa ng Araling Pilipino? So, batay doon, masasalamin natin dito ang kanilang kagustuhan na mapanatili at pagyamanin ang wikang Aleman. Maikukumpara na ito sa paksa ng Araling Pilipino sa pagkakaroon ng sariling atin na kung saan maipagyaman nito ang ating sariling wika, ang wikang Filipino. So, ayon sa palagay ni Hegel na hindi maituturing ng isang bayan na ganap ang kanya ang isang kahanga-hanga o dakilang bagay hanggat hindi nito nakikilala ang sariling wika. Halimbawa, hindi mo matatawag na isa kang Pilipino kung hindi ka nagsasalita sa wikang pambansa o wikang Filipino. Ang araling Pilipino ay nahihinggil sa mga bagay na sariling atin, kahanga-hanga man o hindi. Wait lang. Next na palihog. So, otra. Ang AP ay nahihinggil sa mga bagay na sariling atin, kahanga-hanga man o hindi. Sa gayon, ay nararapat lamang na pangunahing matutuhan at magagap ang AP sa sariling wika. Dapat nating isapuso at intindihing lubos ang paggamit ng sariling wika sa pag-aaral natin sa Araling Pilipino. Paano kaya natin palalaguin at palalaganapin ang sariling wika sa makitid na larangan ng akademikong AP? Ang madaling sagot diyan ay gamitin ang sariling atin ang ating sariling wika sa orihinal at pagsasaling wika ng mga akda. Magandang ideya pero sa kasamaang palad hanggang sa ngayon ay parang bukas pa rin ang tanong kung ano at alin nga ba ang tinutukoy rito na inyong sariling wika. So para sa inyo, ano ang tinatawag na sariling wika? Anyone na may gustong sumagot?
So, sa aralin na ito, sabay-sabay nating tignan at alamin ang ibig sabihin nun. Next reporter. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang susunod na tatalakayin ngayon ay tungkol kang Zeus Salazar, pakikipagtalastasan sa pantayong pananaw. Bago ang lahat, alamin muna natin kung sino nga ba si Zeus Salazar. Zeus Salazar o Zeus Ataiza Salazar ay siya ang ama ng hitografiyang Pilipino. Pinanganak siya sa Tiwi Albay noong April 29, 1934. Nakapagtapos siya ng kolehiyo bilang summa cum laude sa Universidad ng Pilipinas sa ilalim ng BA Kasaysayan. Next. Pantayong pananaw. Ang pantayong pananaw ay nagmula sa salitang tayo na nakapaloob ang pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aaral, at karanasan ng isang kabuuang pangkalinangan o lipunan. Ito ay maiintindihan at ipinapahayag ng mga kasaping etniko sa pamamagitan ng sariling wika na ang ibig sabihin sa loob ng isang nagsasariling talastasan o diskursyong pangkalinangan o pangkabihasnan. Sa madaling salita, ang pantayong pananaw ay kwento at kasaysayan ng mga Pilipino na sinasalaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Next slide. May konseptong katumbas ng sa Tagalog o Pilipino o Filipinong kayo, sila at tayo. Ang salitang tayo ay tumutukoy sa nagsasalita at pati sa kanyang mga kausap. Napapabilang na rin dito yung mga taong wala subalit ipinapalagay na kabahagi o kasapi sa kabuuang kinabibilangan ng nagsasalita at ng mga kausap. Subalit, ang salita o ekspresyong tayong mga Pilipino ay hindi magkatulad o magkaiba sa ekspresyong kaming mga Pilipino. Dahil, halimbawa, sinabi kong tayong mga Pilipino, ibig sabihin nito na ang mga nag-uusap lamang ay tayong Pilipino. Ito ay isang implisitong nagpapahiwatig o nagpapakita na ang magkakausap-usap ay ang mga Pilipino lamang at hindi kabilang ang mga Banyaga at mga di-Pilipino. Next slide. Sa pamamagitan ng konseptong ito, madali at mas maiintindihan natin ang kalagayan, konsepto, kaisipan at ugali na maaaring pagtuunan ng pansin dahil nakapaloob na sa ating sariling lipunan at kalinangan na kapwa ipinahihiwatig ng isang wikang nauunawaan ng bawat isa ang wikang Pilipino. Marami rin tayong mga bagay at dalumat na implisito na ating mauunawaan at mapag-uugnay-ugnay dahil sila at ang kanilang kaakibat na pag-uugali ay binubuo ng isang mentalidad na siyang mahirap maunawaan ng isang dayuhan na bago pa lamang at hindi pa nakapasok sa isang lipunan na mayroong pantayong pananaw. May tinatawag din ang pantayong pananaw na sistemang sarado o closed circuit na isang nakapinid na pag-uugnay o pakikipag-ugnay.
maaari nating maihahalintulad sa sarado saradong sistema ang isang grupo ng tao na nag-uusap-usap lamang hingil sa sarili at sa isa't isa. Dahil nga ang ibig sabihin ng sistemang sarado ay ang nakapinid na pag-uugnay o pakikipag-ugnayan. Magkakaintindihan o magkakaunawaan ang lahat ng hindi na kailangang tukuyin pa ang iba pang bagay na nasa labas o panlabas. Ang pantayong pananaw rin ay may pagkakahawig sa autonomong agham panlipunan. Ang autonomong agham panlipunan ay ang nosyon ng scholar na Malaysian na si Zedfred Farid Alatas. Tulad ng pantayong pananaw, ibinalangkas ni Alatas ang mungkahi bilang isa sa mga tungkulin ng pagsasakatutubo ng agham panlipunan nakabuluhan para sa sariling bansa at kultura. Ayon nga sa kanya, bahagi ito ng pagbubuo ng alternatibong diskurso na natatapat at tutugon sa mga diskursong diminante ng kanlurang agham panlipunan. Doon lang po ang nagtatapos ang aking. Ma'am, pagpapatuloy ka po ba ang report? Hindi na. Okay. Kalimutan ko yung battery ko. Teka sandali. Sorry. Sorry, laptop. Okay, so pagpatuloy natin sa sunod ang tungkol sa pantayong pananaw. Hindi pa natin masyadong makuha kung ano yung ibig niyang ipahiwati dito. Basta pananaw niya kung ano ang mangyari sa isang pamayanan, no? Anong nakikita natin sa pamayanan natin? Titingnan natin sa sunod kasi hindi pa natin masyadong makuha kung anong nilalaman dahil sa ano. Ay, labas muna yung ano ninyo. Mga itsura ninyo, please. Open cam. Okay, how about the others? Okay, meron pa ba? Okay, magandang hapon sa inyo. Hindi pa tayo magkikita sa PNU, no? Hindi pa? Kasi buong term sa ano pa talaga kayo, dito pa, online pa tayo. Pero yung second year at saka third year, mag face-to-face na. Maybe next year, mag face-to-face na rin kayo. Okay. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Reporters, maganda para sa sunod na tagpo, no? Reporters, maganda lahat ha, mga reporters. Kasi yes, hindi natin alam kung kailan matapos yung ano natin, sayang ang oras. Sayang ang oras kung hindi natin magamit. So, kagaya ngayon, nag-discuss tayo, pero naka-on-deck na yung mga reporters. So, yun din ang gagawin natin for next meeting. Maraming salamat! Okay. Sige. Bye-bye. Maraming salamat, ma'am. Bye-bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye-bye, ma'am. Thank you.